So ang iluluto po natin ngayon is shrimp and mixed vegetable in coconut milk. So yan po, pasayan sa gata. Una po, babalatan po natin ang ating kalabasa. Kalabasa po ang ating main ingredients dito na gulay kasi yun ang ating nakita dito sa ating kusina. Balatan po natin ang ating kalabasa at islice natin sa gusto nating laki at sukat na gagawin. Kung gusto nating mas malaki, lakihan po natin. Kung gusto nating mas maliit, litan po natin ang ating pag-slice sa ating kalabasa. As in, kaka-kalabasa, squash. Ganun po. Fat and fat. Alam nyo ba ng kalabasa ay rich in vitamin E? Maganda sa ating mga mata. Vitamin A, sinapple. Susunod ay ang ating cauliflower. May nakita kong cauliflower na organic kaya may balot. Yan. Slice po natin sa gusto natin desire na laki at liit. And our popular string beans of sitaw. Sitaw. Yan po. Slice po natin sa gusto natin laki. Ayan. And then start na po natin magluto. Siyempre, nag-prepare tayo kanina ng bawang at sibuyas. Our onions, my main ingredients sa mga niluluto nating mga Pinoy. Yan. And dagdagan po natin ng shrimp kasi may shrimp kaming nakita. Pero kung wala kayong shrimp, huwag na ninyong dadagdagan ng shrimp. And yung shrimp, pwede ninyong linisan, tanggalin na ninyo ang ulo at shell para diretso kain na lang. Pero kung okay sa inyo, parang naman may gagawin yung kakain, hindi naman diretso lunok lang or nguya lang, hayaan nyo na yung shell para may pinabalatan. At habang nagkikwentuhan kayo, syempre, mas maba yung time nyo sa hapagkainan, di ba? So, ilagay po natin ang ating shrimp and syempre ang ating kalabasa. And medyo takpan po natin siya ng konti para mag-simmer ng konti. Lagyan natin ng tubig para kukulo ng konti. Pagkatapos kumulo ng konti, pwede natin idagdag ang ating sitaw. Yo, break it down, yo. So, pag inilagay na natin ang ating sitaw, pwede natin stir and mix and done. See? Kung gusto niyo mas malinis tingnan, pwede yan. Inusok ko yung ating basa para tingnan natin dito na. And okay na, kaya ilagay na natin ang ating poly kasi ayokong overcook sa cauliflower. So yan, maging innovative po tayo. Pwede tayo maglagay na poly o kulay chan. And lagyan po natin siya ng gata. Naku, naglagay ako pala ng gata kanina. Hindi ko nagbibuhan. And yung medyo brown-brown dyan, may nilagay akong paprika dyan. Kaya medyo brown-brown. May brown-brown yan kasi may paprika yan. Ayan, and stir po natin. And takpan or kung gusto na, kung sa tingin nyo ay luto na, okay na yung ganyan. Luto na yan talaga. Stir po natin siya. So, okay na po ang ating gulay, ang ating kalabasa, at ang ibang ingredients na luto na, pwede na natin siyang i-serve. Oh, nakita nyo, may gata po yan. Yan, okay na yan. Ganyan lang ang ating simpleng ulam. Pero napaka-yummy. Kasi, yummy talaga siya. Na, luto na. Eh, serve na natin at tayo na ay kakain na tandyan na yung tray na pinapanood ng anak ko. Gusto nang kumain at para ma-enjoy na natin. Dapat mainit siya. And mainit ang kanin. Perfect pa talaga. Salamat! Sana manood kayo ulit. And subscribe ka pa pag hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Enjoy!